So ngayon ay magbakuna po tayo sa ating mga manok. Yung gamit po natin is ito po yung Aklon vaccine. Yan o. So ito na klase na bakuna para sa ating mga manok. Sa lahat na po ito na edad ng manok, kahit mga this old up to sa mga breeder natin, sa mga may edad ng mga manok, pwede po ito. So mas maganda po ito na gamitin, itong klase na clone vaccine para po sa ating manok. So actually nabili ko ito sa Pacifica Agribit Supply ng 320. So nung una natin ginamit, yun po yung NCD Lasuta vaccine, yung plain yun siya na NCD Lasuta, nasa 200 pesos. So ito mas mahal siya, 320. Pero yung advantage lang po nito nitong clone vaccine ay sa lahat na po ito ng edad ng ating mga manok, from this old up to sa mga may edad ng mga manok. So yung bakunahin natin ngayon, yun po yung manok na hindi natin nabakunahan sa unang vaccine po natin last 2 months ago. So kasi marami tayong mga sisew, marami din po tayong mga nabili pa na mga manok na hindi pa natin nabakunahan. So para safety sila sa mga sakit, sa mga aratay o ano. So importante itong pagbakuna sa ating mga manok. Okay? So ngayon ay i-mix natin ito. Itong vaccine. So yan. So meron tayong ice. So kung magbakuna kayo sa inyong manok, dapat meron kayong ice para hindi mawalang bisa yung inyong binibigay na bakuna para sa inyong mga manok. So yan. So ito yung ginagamit natin para mamix sila ng mas maayos pa. Yan. Tapos yung isa naman. So yan. Oh, ganyan-ganyan lang oh. So napaka-importante itong bakuna sa ating mga manok, dahil alam nyo sa dito sa lugar namin halos na wipe out yung ganilang mga manok, pero sa atin na mayroon tayong bakuna, hindi na wipe out yung ating mga manok. So yun yung malaking maitulong ito nitong bakuna para po sa ating mga manok. Kahit every 5 months lang kayo magbakuna, then okay lang. Minsan yung iba once a year lang eh. So yan. Asa to? Okay. So ito is 1,000 ito, 1,000 shots. So patakan natin sa kanilang mata at ilong. So yung iba na nabukunahan, sa sunod na lang na batch. Go. So tara, bakunahan na natin. Asa mo, mata? Mata o gino?
So ito yung bagong bili. So kunting tips lang sa pagbakuna po ng inyong mga manok. Ito po ay sa personal experience ko lang yung ginagawa ko kapag magbakuna ako sa aking mga manok. Yung tayo naman isa kanya-kanya tayo ng pamaraan sa pag-alaga ng ating mga manok. Yung ginagawa ko dito mga 3 days before ako magbakuna ay nagpainom po ako ng antibacterial. For example, mga Premoxel, mga Ambroxetel at iba pa na mga antibacterial na kailangan nating ipainom sa ating mga manok 3 days before tayo magbakuna. So, importante din na yung manok na binabakunahan po natin ay wala po siyang sakit, nasa maganda pong kondisyon yung ating mga manok. Kasi kapag mayroong sakit po yung ating manok at binabakunahan po natin is mayroon po siyang negative reaction po dito kasi ito siya is a live vaccine po siya. Then after natin magbakuna, so magpainom po tayo ng vitamins. For example, yung 2B or Vitamin Pro na kadalasan na ginagamit ko po dito. Pagkatapos ko magbakuna, kahit up to 3 days lang or up to 5 days, up to 7 days. But yung sa side ko naman, up to 3 days lang. Dahil magastos na kung magpainom pa tayo ng mga vitamins. So, magkano bang isa ng Vitamin Pro? So, napakamahal. So, up to 3 days lang yung ginagawa ko dito. Lalo na marami tayong mga manok na inalagaan po dito. Halos sa isang araw, makakaubos po tayo ng 4 or 5 sachet ng Vitamin Pro kung lahat itong mga manok natin ay painumin. So, sa isang araw, magkano na po yung gastos natin, di ba? So, yun lang po yung ginagawa ko. So, itong bakuna na ito ay isa itong practical na pamaraan sa pag-alaga ng manok. Dahil nga, for example, dito sa atin, gumagastos tayo dito ng malaki sa ating mga manok. Halimbawa, kung ma-wipe out, maubos yung ating mga manok dahil po sa hindi natin na inaasahan ng mga sakit na dumapo sa ating mga manok, yan po ay napakalaking problema. Napakasayang yung pira na ginagastos natin dito, yung ating effort po dito. So, mawala yan lahat. So, mas practical na magbakuna po tayo. Although, isang bakuna, 320, yung plain na insulin suta, is nasa 200 lang. Kahit sa akin lang naman aside, kahit hindi na natin ikumplito yung vaccination program kasi medyo magastos na, kahit ganito na lang, dipinsa sa mga aratay or sa mga NCD itong ginagamit natin na bakuna. So, kailangan po natin na tayo na mga farmers, kahit mga backyard lang tayo, kailangan natin i-practice yung pagbakuna talaga sa ating mga manok. So, ang ginagawa ko lang dito yan, kita nyo, sa mata at sa ilong yung ginagawa ko to make sure na makapasok talaga yung binibigay natin na bakuna para sa ating mga manok. Kahit ngayon, meron akong mga bagong pugan ay binabakunahan ko na nitong clone vaccine.